Ang sarap din talaga mag long trip guys, no? Lalong-lalo na kapag yung gagamitin mo yung sasakyan mo, tas walang problema, kahit napakalayo pa ng biyahe, hindi siya nagpo-overheat. So syempre ako, lagi ko sinasabi, bago ang mahabang biyahe, lagi nyo i-check yung fluids ng inyong sasakyan, especially yung ating coolant. So napaka-importante niya kasi siya yung magpapanatiling malamig yung ating mga sasakyan. So syempre guys, kasi sa mga fluids na hindi ko iniiwan, yung ating coolant. Kaya eto, last time gumawa ako ng video about Preston, yung ating paboritong coolant brand. So dati nasanay tayo na ang Preston coolant is meron lang concentrate tsaka yung kanyang ready to use. Pero ngayon gumawa na si Preston ng specific coolants kagaya nito. Meron tayo rito tinatawag na mga Asian coolant, yung ating Asian red, Asian blue, at yung ating Asian green. So para saan ba sila? Bakit magkakaiba na yung kulay nila? Tsaka paano sila gamitin? So eto, pakita ko sa inyo isang sample. Kagaya nito si Asian green, nakalagay Asian vehicles, all makes, models and years ng Hyundai, Kia, Mazda and then Mitsubishi. Tapos sa Suzuki naman, previous 3 years up to 2010. Tapos sa previous years to 2009 below, Nissan, Infiniti and then Subaru. Ngayon, kung blue naman, eto. Kung kanina si green, previous years hanggang 2009, eto naman, 2009 and newer yung Nissan, Infiniti and Subaru. Blue naman ang ginagamit. Tapos, all makes and models naman siya ng Honda and Acura. Tapos, si red, very common. Ang kadalasan gumagamit ng red is si Toyota, Lexus and then si Scion. Asian red naman ang tawag sa kanila. Pero ano yung good news dito? Kasi dati ako, pag bumibili ako ng coolant, medyo nahihirapan din ako kasi 4 liter ang coolant natin. Wala pa silang 1 liter bottle. Pero ito yung good news. Ito guys, meron na silang refill pack. Refill pack ba tawag dito? Meron na silang 1 liter pack. Ayan. Sa Asian green, ganun pa rin. Asian green. Tapos ang kagandahan pa sa kanila guys, eto. Syempre hindi lang naman diesel and petrol engines ang mga sasakyan natin ngayon. Meron na rin tayong mga hybrid. So eto, hybrid safe itong ating bagong Preston coolant. Ayan, makikita nyo, includes hybrids and EVs. Tapos ganun pa rin, yung green is Hyundai, Kia, Mazda and Mitsubishi. Kung paano yung application nito, pwede din ito syempre. So bakit nga ba lagi ko sinasabi ang paggamit ng coolant? Hindi lang naman ako, actually maraming mechanic and vlogger ang nagsasabi na kailangan naman talaga ang coolant sa ating mga sasakyan. Kasi ang coolant hindi lang naman para maiwasan ang overheat. Ang coolant kasi guys is anti-rust and anti-corrosion din. Panoorin nyo yung video ko na yan, gumawa ko ng isang experiment kung saan naglubog ako ng isang bolt sa isang bote na mayroong distilled water at isang bote na mayroong coolant. Tingnan nyo yung naging epekto nung iniwan ko sila after ilang days. Okay, so nagkakaroon ng corrosion. Kahit distilled water pa ang ginamit niyo, sa tagal na ginagamit nyo yung distilled water ng walang coolant, nagkukos pa rin yun ng corrosion sa ating makina. So syempre, iwasan natin magkaroon ng corrosion yung makina at yung radiator natin. Kasi ang Preston coolant guys, meron niyang 4 guard protection, which pinoprotect niya yung ating makina at yung radiator natin from rust and corrosion, and protected ito for up to 15 years or 350,000 miles. Imagine guys, gaano katlaki ang 15 years o kaya 350,000 miles, diba? Kung makakasama natin ng ganong katagal sa sasakyan natin, walang problema. So may mga nagtatanong nga pala sa akin guys, sabi nila, halimbawa daw kulay red ang kanilang coolant, tapos ang available lang daw is blue. Pwede daw bang paghaluin? Actually ako syempre hindi ko yan nire-recommend. Pero according kay Preston, kung Preston ang iyong ginagamit, halimbawa Preston Asian Red, tapos kinailangan mo mag-top up at ang available lang is si Green, according kay Preston, pwede at safe ninyong gawin yun. Okay? Basta Preston din yung previous ninyo. Pero huwag nyo siyang iyahalo, halimbawa kung ibang brand ang inyong coolant. Kasi syempre, si Preston, alam nila yung construction or chemical structure ng kanilang mga coolant. Kaya kahit sila mismo, sinasabi nila, pwede nyo paghaluin. Okay? Tandaan natin guys, kailangan din natin proteksyonan yung ating mga sasakyan kasi sila rin naman yung nagpo-protect sa atin pag bumabiyahe tayo. Sino ba naman na may gugustuhin na naglo-long trip ka tapos bigla ka mag-overheat sa kalsada, di ba? Siyempre hindi na. Kaya kung ako sa inyo, sa mga hanggang ngayon gumagamit pa rin ng distilled water or ayaw pa rin gumamit ng coolant, gumamit na kayo guys. Tandaan nyo, ang coolant eh hindi lang para sa temperature. Para rin yan sa rust and corrosion.